Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang konteks po ng ating pong pagbasa, lalo na ng ating ebanghelyo, ang mga Hudyo ay umaasa na darating ang isang political Messiah. Mag-aalis sa kanilang kahirapan at mag-aangat sa kanilang buhay at magkakaroon ng tunay na ganap na kaginhawahan. Kaya naman, nung sinabi po ni Jesus ang first part ng ating gospel, ang tinatawag po nating passion prediction. Ito po yung ikatlong ulit na ipinahayag ni Jesus kung papaano ang mangyayari sa kanya. Very clear po yung description, malinaw na malinaw, mula sa pagganyang pagkahirap hanggang sa kanyang pagkapako sa krus. Pinakita po na magaganap ang bagay na ito. Pero hindi po nila matanggap dahil lang alam po nila sa gitna ng kanilang paghihirap, darating ang isang Mesiya na mag-aalis at magbibigay sa kanila ng kanilang hinahanap na kaginhawahan. Kaya naman hindi nakapagtataka, bigla na lang pumasok itong nanay nitong dalawang alagad at sinabi, pwede po bang makaupo sa iyong tabi, isa sa kanan, isa sa kaliwa? Ang maaring tinutukoy po rito ay tinatawag na paghahari sa lupa at hindi po nila kayang saklawin ang kanilang pag-iisip ang paghaharing darating at yan ay sa kabilang buhay. Kaya naman, dito po, kinuha po ni Jesus ang pagkakataon upang mas lalong ipaliwanag sa kanila kung ano ang nararapat at kung ano ang kanyang ibig sabihin. Siyempre, hindi po nagpatalo ang 10 mga alagad. Nagalit pa sila. Bakit? Aba, uunahan niyo pa kami? Kami yung mga kasakasama at ngayon kayo yung hihingi na makaluklok sa kanan at sa kaliwa. Kaya pinakita po ni Jesus na ang sabi niya, ang tunay na kadakilaan ay makikita sa paglilingkod. Kung paano mo hinuhuli ang iyong sarili at inaangat ang iyong kapwa, isineset aside mo ang iyong pagnanasa para lamang sa tunay na paglilingkod. Alam niyo po mga kapatid, may katotohanan po ito sa ating buhay eh. Bakit po? Kasi mas madalas dumidikit po tayo sa mga may kapangyarihan dahil kapag may kapangyarihan, pwede kanyang iluklok sa kanyang kanan o sa kanyang kaliwa. Kaya nanaisin po natin na tayo ay may kakilala at malapit sa tinatawag po nating taong may kapangyarihan. Pero sandali lang po, hindi po ito ang batayan ng kadakilaan ni Jesus. Hindi ito ang sinasabi niya sa atin at pilit niyang pinapaunawa. Ano po ang naisi ng ating Panginoon? Ang sinasabi niya po rito ay ito. Ang tunay na pinuno ay matatawag mong dakila hindi dahil siya ay makapangyarihan. Ang tunay na pinuno ay dakila if that leaders, that person empower the other person. Kapag nakita mo na ang pinunong yan na nagbibigay ng kalakasan at kakanyahan sa ibang mga tao at hindi lamang sa kanyang sarili, then you can really say first aid great dahil pinakita niya ang kanilang kakayanang angatin din ang kanilang buhay. Kasi nga naman, may mga pinuno na makikita po natin na talagang laging pahamig, laging pakabig sa kanilang sarili. Pero para kay Jesus, hindi ito ang batayan ng tunay na kadakilaan. Ang batayan ng tunay na kadakilaan ay kapag nakita natin na ang bawat taong nakakasama natin ay hindi na lamang sumusunod sa atin, kundi sila mismo nakita nila ang kanilang kakayanang gawin ang nararapat. No wonder ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, akong inyong Panginoon, akong naghugas ng inyong mga paa, ngayon ay maghugas din kayo ng mga paa ng bawat isa dahil ito ang tunay na larawan ng paglilingkod. Alam niyo po mga kapatid, matuwa po tayo. Bakit po? Kasi namimintuho po tayo sa poong Nazareno. Bakit po? Ano po sinasabi ng poong Nazareno?
Kung nais mong maging dakila, pasanin mo ang iyong krus, magmahal ka. Kung nais mong maging dakila, ibigay mo ang iyong sarili, iset aside mo kung ano ang naisin mo at ipakita mo, sundin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iyong kapwa. No wonder paulit-ulit pong sinasabi sa atin ng Poong Jesus Nazareno, maglingkod ka sa iyong kapwa. Magmahal ka ng walang kapalit. Ibigay mo ang iyong sarili nang ang iba'y mas lalong lumago sa kanilang pananampalataya. At ito po ang tunay na diwa ng tunay na kadakilaan pagdating sa harapan ng ating Panginoon. Wala na po tayong ibang pamantayan. Ang bukod tanging pamantayan natin ng tunay na kadakilaan ay walang iba kung hindi ang Poong Jesus na Nazareno na siyang nagbigay ng kanyang buhay. Ipinakita ang isang wagas na halimbawa upang siya'y tularan. Mga kapatid, sa araw pong ito, magalak tayo dahil ipinakikita sa atin ang kanyang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagpapasan ng krus. Tayo man din ay kanyang inaanyayahan. Pasanin ang krus nang tayo ay maging dakila. Amen.